maaari ito kahit hindi mo ito gagawin. At minano-mano namin yung bato at nagawa namin yung subdivision. Nakukuha niyo po? It take courage and boldness kung gusto mo ng pangarap. Kailangan ang iyong lakas ng loob at ang iyong tapang. Ang papuri po ay sa Diyos. Dahil kaya ako'y matapang dahil sa banal na Espiritu nasa akin. Kaya ako'y tumapang dahil sa Panginoong Hesukristo na nagpapatapang sa akin araw-araw. Be strong in the Lord and in the power of the Lord. If not for Jesus, I could not do it. It is because of Jesus. Amen? Purihin ang Panginoon. Ang sabi ko, Panginoon, para ma-supervise ko po ito, Panginoon, kailangan ko po ang kotse para mag-travel ako mula sa trabaho ko hanggang papunta dun sa site. Wala po akong kotse, wala po akong pera. At ang sabi ng isang kapatiran, Pastor, kailangan magkaroon ka ng sasakyan. Sabi ko, bibigyan mo ba ako? Hindi. Maghanap ka. So, ako'y naghanap. Akala ko, bibigyan mo ako eh. So, naghanap po ako ng sasakyan. At dahil siya ay isang cum laude graduate, major in math, pero ang kanyang leisure at pastime, gumawa ng magmekaniko ng sasakyan. At kasama ko, nagkakanbas kami ng mga second-hand na sasakyan. At ang sabi niya, Pastor, magkano ba ang budget mo? Wala. Eh, paano tayo kukuha ng sasakyan? Wala ka pa ng budget. Magkakaroon. So, naghanap po kami. Ito po ang pananalig. Nais ko pong kayo hamunin dito dahil ang buhay po ay pananalig. Pagtitiwala sa Diyos sa pangarap na inilagay sa iyong puso. So, naghanap kami ng sasakyan at ang sabi ko, ito na. Worth 30,000. Ang ganda! At ang sabi niya, Pastor, wala sa aking vibration eh. Hindi ko type yung... Pero, kako, mura, ang ganda. Sige po, hindi ko po type yan. At bibilhin na namin. May nagbigay na sa akin ng 30,000. 30,000! Pero nung matuklasan ko, karna pala. Kaya mura. So, sabi ko, salamat na lang at itong aking membrong mekaniko ay makulit. Ah, di ba, Pastor? Sabi ko, hindi ko ma-feel na yan ang para sa'yo. Minsan, pumunta naman kami sa may UP. Ang ganda rin, bagong pintura. At ang sabi ko, Brother, pagod na ako sa'yo. Lahat na lang ng magustuhan ko, hindi mo nagugustuhan. Lihim kong pinuntahan yung may-ari ng sasakyan. Laman din, sinundan ako. At ang sabi niya, Pastor, hindi yan ang para sa iyong sasakyan. At sabi ko, hindi, bibilhin ko na ito. Kahit na ayaw mo. Binulungan ako. Tingnan mo po yung elise niyan. Wala ang isa. Tapikin mo po yung sa driver side at puro masilya. At ibukas mo po yung pitot, isara mo, ang hirap isara, mabigat. Head-on collision po yan. Ah, ganun ba? Oh, sige, uwi na tayo. Kaya pala ang kwento nung anak, namatay yung kanyang tatay sa head-on collision, yun pala yung kotseng yun marahil. Salamat at merong matalinong taong ibinigay sa akin ng Diyos. At ang sabi ko, ayoko na ng kotse, ang hirap palang humanap ng segunda mano, saka na lang. Hindi, Pastor, magkakaroon ka, ang iyo pong kakasamahin yung naniniwala sa iyo. Hello? Sabihin mo sa iyong katabi, ang kakaibiganin mo yung naniniwala sa iyo na mangyayari yung iyong pangarap. At dumating kami sa Makati. Sa ads lang kami tumitingin. At ang may-ari ay retired colonel ng Air Force. Nakakumot pa yung kotse. Pero nung tingnan ko, ang daming butas. Ang daming butas. At ang sabi niya, Pastor, this is your dream car. Sabi ko, Pastor, paano magiging dream car ito? Puro butas. Alam ko na ang iniisip mo, Pastor. Bigyan mo ako 5,000, i-re-repair ko yan, i-re-repaint ko, at yan ang iyong dream car. Alam niyo po, totoo nga. Nung mabili namin yon,
hanggang ngayon, dalawang ulit nang nabenta, sasakyan pa dun sa Lipa. Dream car nga. Amen? Talagang mahusay nga na sasakyan. So if you believe the expert, ikaw po ay magtatagumpay. Kaya kailangan meron kang kaibigan na mahihinga ng payo. Kung tungkol sa pera, kailangan yung marunong sa pera. Huwag doon sa bulagsak dahil babagsak ka. Kung tungkol sa kalusugan, ang tatanungin mo yung malusog, huwag yung uubo-ubo sapagkat wala siyang may papayo sa iyong mabuti. Amen? Ang iyong hihinga ng payo ay yung matipuno, makisig at matatag at laging nakangiti ang mata. Amen? Tingnan mo ang iyong katabi. Sa iyo ba ako hihingi ng payo tungkol sa kalusugan? Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya nga ating unawain mabuti, ikaw ay itinakda, kaya tayo magkakasama, itinakda ka para ikaw ay magtagumpay. Amen? Amen. Ang mga may pangarap, pinagsasama-sama ng Panginoon. Amen? Amen. Ang sabi sa sikular, birds of the same feathers, purihin ng Panginoon. Amen? Amen? Oh, napakaganda po ng Diyos. And then, ang pangalwa po, be willing to accept responsibility. May responsibility po yan. Amen? At ang isang natutunan ko para mag-provide ang Diyos ay gumugol ng maraming oras na wala akong sinasabi kundi makinig lang sa boses ng Diyos. Panginoon, ano po ang aking gagawin? Mananahimik ako. Pag minsan nakakatulog ako, hanggang pagising ko, malalaman ko, ganito, gagawin ko, bigo, hindi pala tinig ng Panginoon. Balik uli ako, makikinig uli ako, bigo uli. Bigo, 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 bigo. Hanggang dumating ang isang araw, nakuha ko yung genuine na payo ng Diyos. At ako ay nagtagumpay. Hindi po ako nagsasawa. Mabigo man ako, yung pangarap ay pinagpapatuloy ko. Hindi ako tutugot hanggat hindi nangyayari, hanggat hindi natutupad yung pangarap. Kaya nais ko pong ipaunawa yung panalangin ni Jabez, bless me indeed and enlarge my territory and let your hand go with me and protect me from evil that it may not hurt me. So ano po ang ibig sabihin? Bigyan mo ako ng maraming bayaran. Yun po yung enlarge my territory. Bigyan mo ako ng maraming pananagutan. Kaya pag nanalangin ka, payamanin mo po ako, Panginoon. Ang ibig sabihin, maraming mga pagsubok kang daraanan. Mananalangin ka pa kaya ng gano'n na, Panginoon, bigyan mo po ako ng maraming pagsubok para ako'y maging mayaman. Hindi. Ang idadalangin mo, paul na rin mo po ako, Panginoon. Indirectly, sinasabi mo na daraan ka sa maraming pagsubok, pero lahat ito'y malulutas mo sapagkat nakatingin ka ay dun sa iyong pangarap at yung pangarap mo ay mangyayari, yung pangarap mo ay magaganap. Amen po ba? Kaya nga tayo nagkasama-sama para sa panahon na napakahirap mangarap, ikaw ay magpapatuloy mangarap at ikaw ay mananaginip sa iyong pangarap at magiging bukang bibig mo yung pangarap. At laging tandaan mo po na nasa iyo pong kapasyahan ang katuparan ng iyong pangarap. So handa ka bang tumanggap ng responsibilidad? And then ang pangatlo po, decide today and say to God, here I am. Prosper me. Decide today and say to God, here I am, prosper me. Pagpasyahan mo ngayon, hindi ka ba takot sa responsibilidad? Gigising ka ng maaga. Hindi mo nakakainin yung dating kinakain mo. Nakukuha niyo po? Minsan nasa sidewalk ako ng eskolta at nahulog yung piso ko. Tandang-tanda ako noon. At hindi ko mapulot. Kailangan ako ay bubuka pa para makuha ko, pagtayo ko,
Hingal ako at naalala ko yung bilas ko. Ang sabi nung kaibigan kong doktor, "Sir, mamamatay ka na." Sabi ko, grabe naman ito. Sabi ko, bakit mo nasabi yan? Eh, ayan po, nakaupo, hingasing. Pag hindi mo po tinigilan, sabi ng doktor, ang iyong paninigarilyo at pag-inom ng soft drink, mamamatay ka. At siya nanginig. Pero tuloy pa rin siya sa paninigarilyo at soft drinks. 45 years old, siya ay isang multimilyonaryo. 45 years old na head stroke siya, patay. Kung nakinig sana dun sa sinabi ng doktor, bagamat nakakatakot, kung itinigil niya yung paninigarilyo. Kaya naalaala ko yun, nung ako'y tumungo, dahil sa laki ng tiyang ko, dahil pag ako'y lumakad, parang kabuwana na. Pero nung ako ay mahilo pagtayo ko, hindi ako papaya, gayo ko pang mamatay. Kaya, again, to be successful, it takes responsibility. Sacrifice. Because each success has a high price. Amen po ba? Mag-re-readjust ka. Mag-re-refocus ka. Magkakaroon ka ng paradigm shift. Ang ibig sabihin, mag-iiba ang modelo na iyong papangarapin. Nakukuha niyo po? Nung ako ay magtatayo ng bahay kaming mag-asawa, nag-apply kami sa SSS. At ang sabi sa SSS, hindi ka po maa-approve. Ay, sabi ko, bakit? Malaki naman ang aking komisyon. Hindi ho tumitingin ng SSS sa komisyon, sa base pay. Kumikita nga ako ng 1,000, that was 1975. Pero ang base pay ko, 250. Hindi ho ganyan dito. Kailangan po ang base pay mo ay 1,500. At dahil may pangarap ako, umalis ako sa malaking kumpanya, lumipat ako sa Pioneering Corporation. Dahil ang base pay, 1,500. Ang tawag po doon, readjustment. At na-approve ang aming loan. Pero alam mo, nung isasubmit na namin ang titulo, pinasok ng magnanakaw ang apartment namin, tinangay yung titulo. At ang sabi ko, hindi pa po ako sanay manalangin noon. Sabi ko, bakit kaya nangyari ito? At naalala ko na kung nung panahong yun kami na-approve sa loan, hindi rin namin maitutuloy ang paggawa ng bahay dahil wala kaming pera. Pero 5 years after, ipinasok uli namin yung application at na-approve uli, wala pa rin pera. Pero takdang taon ng Diyos. In 3 months time, naitayo namin yung bahay. Again, maalab na ako sa pananalig noon. Pumunta ako sa SS for the final release of loan. At ang sabi niya, "Mister, I am sorry, we cannot release the final, the release of your final loan." Sabi, bakit po? Eh, tingnan mo nga itong drawing na picture na ipinakita mo sa akin. Bahay ba yan? Opo, eh, parang kahon eh, sabi niya. Eh, ito ang iyong perspective, ito. Eh, ito, kahon lang ito. Ang sabi ko, alam mo, kung hindi mo po i-release yan, eh hindi ko lalo matatapos yan. Tapos biniweltahan ko siya ng tanong, kung ikaw po kaya ang may bahay na ganito, hindi mo ba tatapusin yan? Ah, may katuwiran ka. O sige, pirma. At ikaw ay magkaroon ka ng pledge, natatapusin mo yan. Aba, siyempre sir, tatapusin ko yan. Amin yan eh. At inirelease niya yung loan. There is always a way. Amen? Lagi pong may paraan. Listen to God, bibigyan ka ng Diyos ng direction. Out of chaos, ikaw ay mag-